Malabo tayong manalo sa gera kapag piniling bawiin ni PBBM ang West Philippine Sea laban sa China. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi talaga kinuha sa atin ang West Philippine Sea. Kinuha lang ito mula ng Ibenenta ni Pinoy sa South China Sea. Ayon kay General Antonio Parlade, nakipagsabwatan si dating Pangulong Benigno Aquino III kay Pakito Ochoa para maibenta ang West Philippine Sea sa China, kung saan si Pakito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lupa ang dating reclamation point na ibinenta sa China. Ayon pa kay Parlarde, pinayagan ni Pinoy ang malawakang pagkukwari sa iba-ibang isla kapalit ng malaking halaga para makapagdala ng lupa sa West Philippine Sea ang China. Yun pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Pakito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si ES Ochoa nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangulekta nung share niya doon sa mga dolomites, sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon. Sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito, Zambales, Mindoro, Palawan, lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea, 2013, 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yun. Before po tayo sa ating final message, ibig sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration na isa itong kanilang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling natin sa West Philippine Sea, mukhang sa konto niyo po ay sila ang mukhang nagpalala pala ng sitwasyon po dun. Oh yes. Alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. May report na namin ito kasi nakuha na namin ang picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, eto na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon, nagsimulang malaman ng taong bayan na meron palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng Incheca ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Pakito Ochoa yung mga lupa. Wow. So, he earned from it? Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo. Binanta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor, yung Pangulong Duterte administration nito. No, I'm sorry, Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko. Kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga naval task force sa Mindanao yung pagpunta, pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa dun sa isang isla sa Mindanao. Alam mong sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng Incheck na naghahakot ng lupa. Grabe. Did sila, Ambassador Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. The highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. Even I asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, sir, why don't you call for the convening of National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinasuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi niya ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Let Aquino said that. Noynoy Aquino presidency said that. Yes, yes. At kaya hindi nag-convene ang National Security Council. Kasi siyempre, malalaman ng ibang presidente, bakit ganyan ang nangyayari. National Security Council kasi kasama dyan yung mga past presidents, dami kasama doon. Wala. 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. Nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy yun. Panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures. Dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan ang itsura ng mga islets doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang.
nasaan kayo? 2013, 2014. O nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment dyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, apat na yan, tapos naging military bases na mga incheck, 2016 nung nakumpleto, at yon nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon, sinisisi nilang gobyerno, pangulong gobyerno, presidente, na hindi raw ina-actionan yung ruling na yon. Paano nga ba, paano mo yan na-actionan? Eh, nakatutok sa'yo yung kanyon ng incheck. Yung mga, ang tanong, ano ang ginawa nila nung ang mga isla na ito ay tinatambakan? Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, di nga ako makatulog kasi at that time, nandun ako sa J3, sa operations ng armed forces, at nire-report namin itong mga reclamation na ito ng incheck doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito nung nalaman ko. Yun pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si ES Ochoa nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangulekta nung share niya doon sa mga dolomites, sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito, Zambales, Mindoro, Palawan, lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea, 2013, 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yun. Alam ko. Before po tayo sa ating final message, ibig sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa itong kaninang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling natin sa West Philippine Sea, mukhang sa kwento niyo po, sila ang mukhang nagpalala-pala ng sitwasyon po doon. Oh yes. Mm-hmm. Alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ang picture nito. Hindi nila ina-actionan. Three months, four months, five months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yun nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon, nagsimulang malaman ng taong bayan na meron palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng incheck ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. Wow. So, he earned from it? Oh yes, definitely. Ibenenta pala tayo. Binanda tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte administration nito. No, I'm sorry, Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga naval task force sa Mindanao yung pagpunta, pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa dun sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng incheck na naghahakot ng lupa. Did sila, Ambassador Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. The highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. Even I asked the Chief of Staff then and the Secretary National Defense, sir, why don't you call for the convening of National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi niya ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Let Aquino said that. Noynoy Aquino presidency said that. Yes, yes. At kaya hindi nag-convene ng National Security Council. Kasi siyempre, malalaman ng ibang presidente, bakit ganyan ang nangyayari. National Security Council kasi kasama dyan yung mga past presidents, kasama, ang dami kasama doon. Wala. 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang desisyon, wag nating, let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso, but let's not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng ito ni Ochoa. Tsaka kung yung mga kasama pa nila dyan. Sino pa yung iba? O sino pa yung iba? Sila La Sherda? I don't know really. Okay, basta you're just sure about Ochoa. Yes, kasi every week nandun yan sa Zamboanga, nangungulekta ng duffel bag ng pera niya. Grabe. Ngayon, ikaw bilang Pilipino,
pabor ka bang bawiin sa mga incheck ang West Philippine Sea na ibinenta ni Aquino ngayong isa-isa ng hinahanda kung papaano babawiin ni PBBM ang karapatan ng ating bansa sa teritoryong nawala na ibinenta ni Aquino? Pangakong babawiin ng Marcos. Ikomento sa babang inyong reaksyon.